Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, your one and only Sunny B. Okay, for today's video, ang topic po natin ay kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin kapag nagsisimula ka palang mag-YouTube. Oo, tama po kayo na narinig kung ano po ang dapat gawin at hindi dapat gawin kapag nagsisimula ka palang mag-YouTube. Kaya kung bawang kang YouTube content creator at napadpad ka dito sa aking channel, para sa iyo ang videong ito. Kaya, disclaimer lang po, ang i-share ko po ay base lamang po sa aking naging experience sa pag-YouTube. So, without further ado, let's go to the videos. First, mga dapat gawin kapag nagsisimula ka pa lang as a new YouTube content creator. First is, gumawa ka ng original video mo. Yes, yung sarili mong video. Kahit anong gusto mong maging content, basta sarili mong videos. Then, ano ba ang hindi dapat gawin? Ang huwag mong gawin ay huwag kang mag-re-upload ng videos. It means huwag kang re-upload ng hindi mo content or hindi mo ginawang videos. Bakit? Magkakaroon ka po ng claim or else pwede ka rin magkaroon ng strike na pwede magresulta ng hindi mo pagka-monetize at pagkawala ng inyong YouTube channel. Then, pangalawa na dapat mong gawin is be consistent sa content mo. Bakit ko nasabing be consistent? Para makilala ka ng mga subscribers mo at mga future subscribers mo na ganun ang content mo. Just for example, ang content ko ay tips sa pagsisimula sa pag-YouTube. Then, makikilala nila ako na ang lahat na ginagawa ko ng videos or content ay all about YouTube content or on how to grow on YouTube. Got it po? Ang hindi dapat gawin ay paiba-iba ng content. Bakit po? Mahirapan po silang i-distinguish kung ano ba talaga ang gusto mo or ano ba talaga ang nasa channel mo. Pati si YouTube malilito sa channel mo kasi paiba-iba ka ng content mo. Based lang po yun sa aking experience kasi nag-i-email or nag-ano po si YouTube sa akin, nagbibigay pong feedback kung ano ba talaga yung gusto kong content or anong ba na ano ba yung napupusuan ko para hindi ako ma-burn out at hindi ako mawala ng topic sa buhay. I mean, mawala ng topic sa akin channel. Yun lang po. Remember po, base lang po ito sa akin naging experience. And kung may experience po kung iba, okay lang po yun. Pangatlo, gumamit ng music na walang copyright claims. Yan ang dapat mong gawin. Huwag kang gumamit ka ng music na walang copyright claims. And ang hindi dapat gawin ay huwag gumamit ng published na music sa ating videos. Bakit po? Pwede ka pong magkaroon ng copyright claim sa mga ginagamit mong music or videos. Sa copyright claim po, sinabi ko po kanina, nagkakaroon pong copyright claim pag publish po yung music at may restricted ni owner yung videos na yon or music. Ganit po. Kaya para sa akin po, hanapin nyo po yung mga walang copyright claim. Kung paano nyo po mahanap, pumunta po kayo sa YouTube at click nyo po yung setting, i-click nyo pong filters, makikita nyo po doon, i-click nyo pong yung pwedeng gamitin na content or may mga tawag doon, copyright claim. Then, lalabas po doon yung mga wala. Yun, pwede nyo po yung magamit. Pero, hindi ko po yun sinabi ko lang po na pwede doon makita. Pero, para sa akin po, advice ko, huwag na po kayo maglagay ng music videos nyo. Mas lalo kung publish. Kasi, hindi natin alam kung makaka-copyright claim yan o hindi. Pangatlo is, dapat hindi bastos ang videos mo. Dapat mo yung gawin, huwag bastos. Like this, yung formal siya, yung pakadamit mo, walang kita, hindi kita yung katawan mo, or hindi kita yung kaluluwa mo. Hindi dapat gawin ay huwag kang humubad at ipakita yung katawan mo on cam. Yan, restricted po yun kasi yung tinatawag na nudity. Huwag po kayong mag-videos or mag-upload ng videos na nakita po yung mga masilang party na yung katawan kasi maano po kayo, mababiolate nyo po yung guidelines ni YouTube na for nudity. Got it po? Kaya, i-ano nyo po, iwasan nyo pong mag-show ng mga body nudes. On cam. Remember? On cam. Huwag kayong mag-show. Then, next is, dapat hindi violence or violent ang content mo. Yung dapat mong gawin, yung hindi violent, yung mga
just like this, hindi violent, then ang hindi mo dapat gawin ay huwag kang gumawa ng content na nagpapatayan o may dugo or umiyak na bata na pinapalo or higit pa doon. Yung mga suicidal attempt or mga torture, ganyan, wag na wag kayong gumawa ng content na ganyan kasi alisin po yan ni YouTube. I-restrict po, ibaban po yung account nyo, pwede kang ma-strike doon. Or pwede hindi mo pakinabangan yung YouTube channel mo. Pero po, tips ko lang po yon. And then next po, mga dapat gawin ay gumawa ka ng videos na malinaw. Pinaka-basic po yan. Ganito, may proper lighting. At kita yung mukha ko, kita yung nanay ko, kita lahat ng flaws sa katawan. Sa mukha ko katawan. Kita lahat yung ano, mukha mo. And kita na malinaw yung, hindi naman sinasuggest ko na bumili kayo ng cam para magkaroon kayo ng malinaw. Ganito, may phone ka lang, then may ilaw. Para makita lang lahat yung mukha mo. Makita ka ng malinaw ng manonood sa'yo. Kasi base rin sa akin naging experience sa pagpanonood, ayokong hindi ko nakikita yung ano character sa screen, yung parang nahirapan akong mamasdan. Hindi ako masyado nanonood noon, nag-skip ako. Then hindi dapat gawin ay huwag kang gumawa ng videos na di kakita sa o kaya madilim. So, for example, nagbibigay akong tip, then imagine mo kung madilim yung ano ko, yung paligid ko, then hindi ako kita. Isisipin niya, very, very, very. Siyempre, hindi magiging entertaining yun sa mga, ano, sa mga manonood or hindi masyado sila mag-engage sa channel mo kasi hindi na lang nakikita yung nagsasalita. Or else, mystery ka talaga. Yung may, tawag yung naka-hidden ka talaga, yung black talaga yung ano mo. Pero, para sa akin, alisin nyo na YouTube. Para po sa akin, remember, base po ito sa akin nag-experience, kaya kung valid reaction po kayo or, ano, against, pwede po akong mag-comment sa baba. Then, ayun po, bibigyan po natin yan ng justicia or topic po. Then next po, malinaw ang boses o naririnig ka. Yan ang dapat mong gawin. At ang hindi mo dapat gawin, huwag kang gumawa ng video na hindi ka naririnig. Tip po yan. Kasi, just for example, nagbibigay akong tip, then parang ako lang nakakarinig. Parang whisper lang yung boses ko. Siyempre, hindi kayo manonood sa akin. I-skip nyo po yun. I-skip nyo yun kasi wala kayo naintindihan. Para lang yon sa ano sa school. So you need to be audible kasi hindi ka maintindihan ng kalahatan. Masalo rin dito sa phone or sa mobile phone or online. As for example, paggagawa ng videos. Mas mahirap pag hindi ka naintindihan kasi aalis sila sa videos mo. Then gumamit ng music na tama lang sa volume. And ang hindi dapat gawin ay huwag kang gumamit ng music na mas narinig pa ang music sa boses mo. Yan, dapat po nag-umapaw yung boses mo kaysa sa music, sa background music mo kung gusto nyo gumamit ng music. Kasi hindi po maintindihan kung ano po ang information na binibigay nyo or ano po yung sinasabi nyo kapag naarawan po kayo ng music nyo sa inyong videos. Next po is, gumamit ng video clip na konti lang. Ang hindi dapat gawin ay huwag gumamit ng video clip na halos yun na lahat ang laman ng content mo. Yan. Kasi, pwede ka pong maka-print claim doon. Masalo kung restricted po yung videos. Then, kung mag-edit ka ng blurred, lahat po yung i-blurred. Kung na-publish mo na din may ka-print claim. Kasi mayroon din options sa pag-edit ng videos pag na-publish mo na kung i-blurred mo or i-trim. So, pag blurred mo yun, hindi tayo kasiguraduhan kung mamamonetize tayo o hindi. Kaya restricted din ni YouTube ang pag-blurred. Base po yun sa akin, nag-experience ha. Kaya kung may against na rin, kaya kung against kayo sa akin sinabi, mag-comment lang po sa baba. Para po malaman ko po kung mali ba talaga ako hindi. Kasi base yun sa akin experience. Next is, dapat tama lang ang image or thumbnails mo sa videos mo. Ang hindi dapat gawin ay huwag kang maglagay ng exaggerated image sa thumbnails mo. Bakit? Spam po yun. Spam information or misleading information po ang mangyayari sa'yo. Pwede ka pong ma-strike or pwede pong ipaalis ni YouTube yung YouTube channel nyo. Ganito. Or pwede kang ma-strike and paalis lang yung, tawag doon, pa-first offense ka lang and paalis lang yung thumbnails mo. Base po yun sa akin nag-experience kasi dati po ang aking ginawa mga thumbnails ay exaggerated. Just for example po, yung nakahubad po siya, then ang mukha niya po si Miss Everything, kung familiar po kayo sa kanya, yung pong Invisible Challenge. So, ang nangyari po dyan, nagkaroon ako ng strike, then hindi po na-monetize ang aking channel. So, pinaghirapan ko po in almost a year,
nag-ipon ng subscriber, gumawa ng music almost 65 videos, then wala po ako na pala kasi na-delete, inalis po yung lahat, then wala po akong copy no. So, nagsimula po ako ngayon, ulit. Kaya, lesson learned po yun sa akin, kaya tip ko rin po sa inyo, huwag niyo na po yung gayahin. Next, dapat ang title mo ay natural lang. Yun ang dapat mong gawin. Ang hindi dapat gawin ay huwag kang gumawa ng title na big letters or bold letters lahat. Kasi parang ang feedback nun para kay YouTube ay galit ka or pagalit yung ano mo, title mo. Huwag po kayong maglagay ng title na lahat naka bold letter. Tandaan po, huwag pong gumawa ng title sa inyong YouTube channel or especially sa description. Huwag nyong i-bold letter lahat kasi ang feedback po nun kay YouTube or ang paningin, ang ibig sabihin po para nun kay YouTube ay galit ka or intense feeling or warning, just like that. Pag naglagay ka ng lahat na bold letter na description mo at yung channel mo. Last, upload lang ng upload ng videos. Yan ang dapat mong gawin. At ang hindi dapat gawin ay hindi mag-upload kasi masasayang or lalangawin ng YouTube channel mo kasi wala ka nang ina-upload na videos. Mag-aantay yung mga subscribers mo kung ano yung next mo i-upload. Then, ayun, kung hindi ka na nag-upload, wala na maging engagement sa inyong YouTube channel. And especially, kung monetize ka na, hindi kikita ang inyong channel. And kung hindi ka pa monetize, hindi ka magkakaroon ng subscribers and watch hours para ma-comply yung need na requirements ni YouTube for monetization. Ganit po. Yun lamang po ang aking tips for today's videos. Sana po nakatulong po para po sa inyo sa pagsisimula sa inyong YouTube channel as a new YouTube content creator. So, thank you for watching guys! So, please like and subscribe my channel and click the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Thank you for watching!